Mga kababayan, ang bagong bayani ng munisipalidad, Ricardo Dalisay! Mayroon talaga niya required ko sa sarili ko na siyempre bilang artista, kailangan bawat proyekto may natututunan ke. Ang ginawa ko talaga po dito, talagang sinabayan po namin lahat ng training ng mga estudyante po doon. Para sabi nga po namin, naging advantages namin na parang hindi during the taping or shooting, doon pa lang kami nag-rehearsal at pa-practice. Side! Bounce! Bilang plebo, nasubukan ko ang lakas ng aming pangangatawan sa loob ng 45 araw. Tangan, patakda! Na! Show started, si Coco nag-stunt training. Nakipag-usap siya sa mga police at saka sa mga supervisors. At dinalam niya kung ano yung everyday adventures ng mga policemen. The way he delivers his acting and portrayal of the character is really very good acting. Hindi siya basta-basta sumusuko dun sa mga kasama niya na hanggat maaari, hanggat kaya niya isave, save niya. Kahit hindi na siya police, ginagampanan niya pa rin yung tungkulin niya kahit hindi pulis na tumulong sa iba. Kasi ibang-iba pong galaw ng totoong mga nag-aaral na pulis sa ordinaryong tao. Mismong isang linggo, tayo yung director po namin, kasama po namin nag-training kahit po lahat ng staff para hindi namin siya dayain o hindi namin siya, para alam na alam namin kung paano namin gagampanan yung bawat kilos nila. Talagang ginawa nila kaming mga kadete nung time na yon. Kaya wala kaming magawa, sumugod yung mga officers, bigla sinabi, drop, drop! Push up! Pinagapang kami sa putikan. Habang gumagapang kami sa putikan, binabasa pa kami ng tubig. I guess on his own, nanonood siya ng mga action films para ma-inspire siya. Look here! Look here! Di magpapamatay ka? O di sasabayan kita! Kagawa ng mga kwento para sa probinsyano. Sinasabi nga ni Coco, kung akala mo yung kwento pakaliwa, kakanan kami bigla. Sinimulan na natin, nahirapan na tayo, pinagdaanan na natin lahat ng ano. Kumbaga, sagarin na natin. Kaya nga nandito tayo para ipakita natin sa mga manonood kung ano ba talaga yung hirap na pinagdadaanan ng mga nag-aaral bago mag-pulis. Journey ni Coco from being an actor to a director to a creative producer is to say na it was organic. Things just grew into place. Memorable experience namin ni Coco. Nung ginugupitan na kami, kasi nung ginugupitan na kami, nagugulat kami na parang, paps, parang ang taas yata nung gupitan. Actually, nagdadalawang isip ng director namin na, talaga mo papakalabog ba sila? Okay lang, kahit hindi, kasi pwede naman natin ano. Hindi, nandito na kami. Ang ginawa na namin, nagpakalabog na rin po kami. Dahil dito, naging buo ang aking puso. Sa tawag ng serbisyo, ito ang aking bukasyon. Yung mga tao, nag-i-enjoy watching him